Sugatan ng rider ng motorsiklo matapos sumabit ang leeg sa nakalaylay na kable ng isang telco sa Lipas City. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Apat na araw nang hindi nakakapasok sa trabaho si Mark. Nagpapagaling pa rin siya matapos masugatan nang sumabit ang leeg sa nakalaylay umanong cable wire habang nagmomotorsiklo sa barangay Antipolo del Sur, Lipas City. Papunta raw sana siya sa kanyang girlfriend sa barangay Latag. Kasi nandun po yung uniform ko. Pasok ko po kasi ng 5 a.m. Nagkataon ng pagdating ko po ng Antipolo. Hindi na po ako nakarating na Latag sa bahay ng girlfriend ko at na-accident. Nakita naman daw niya ang kable ng telco, pero huli na niyang naiwasan. Isinumbong niyang insidente sa opisyal ng barangay sa Antipolo del Sur. Sobrang haba din po talaga nung nakalawit eh. As in, ganito na lang po ang clearance sa kalsada. Hindi po siya yung ulo lang na papalo lang. Opo, nasa may nakaharang po talaga siya sa kalsada. Nasa 60 po, hindi naman, wala po kasi akong mga kasabay nun kaya ganun naging takbo ko. Sinabi ng opisyal ng barangay na pag-aari nga ang nakalaylay na kable ng isang telecommunications company. Hindi lang daw tiyak ang mismong kumpanya. Last night po may nangyari yung aksidente ng dalawang truck na naatrasan po yung poste natin ng telco na isa pong posibilidad na naging sanhin ng paglaglag po ng wire. Pansamantala munang itinali sa tabi ang mga naputol na kable. Kung po pwede po ay sila po ay pumunta dito sa aming barangay sa Antipolo del Sur dahil po sa mga nakalaylay na linya na hindi po namin malaman kung kanino itong linyang ito ng telecommunication po. Panawagan ni Mark sa may-ari ng mga cable wire. Para ayusin na lang yung mga kable doon para wala na ma-accidente sa sunod. Sinusuri na rin daw ng barangay ang iba pang mga kable sa highway. Paalala ng mga taga-barangay na mag-ingat sa pagmamaneho ang mga motorista. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern, Tagalog.